Hi guys, ngayong umaga, subukan natin mag-bike sa snow na ang gamit ay regular bike. Kung mapansin nyo yung harap na to, lake to, pero dahil sa winter ngayon, siya ay frozen, puro siya snow and ice. So okay, subukan natin kung pwede tayo tumakbo ng nakabike sa snow. Mukha namang pwede, kaya lang medyo mabigat ang pedal. Tsaka medyo compact snow na to, kaya matigas na siya ng konti. Buwan na magpunta sa mga lugar dito na usually binabay ko pagkasama. So this one is a paved trail. It's like a, actually espaltado to, kaya lang ngayon dahil nga cover siya ng snow. Pero pala ikaw, mas maganda kung fat bike yung gamit kasi hindi dumudulas yung gulong ko. Eh, hindi pa naman ito yung mga nabi. Dahil yung bike ko ngayon, nakaset up for cross country. Medyo maliit ang mga nabs ng aking tire ngayon. So may mga part na malambot yung snow, may part naman na compact. So ang ginagawa ko lang eh, mabagal lang yung pagpedal kasi baka tinubog yung gulong, eh sumusuba ko niya. Kasi nga maingi talaga yung gulong dahil sa snow. Pero kung ito lang eh, pwede ba hindi? Pwede naman. So tara, tuloy natin turun tayo sa mga iba't ibang lugar dito sa Whistler. Lamig.
itong sa kanan, driving range yan pagka summer, kasi yung lugar to golf course eh. Then yung sa kaliwa naman, yan, kung nakita nyo, puro mga pine trees. Yan yung harapan ng mountain. Lugod yan, mountain. Kaso, dahil hindi nakikita dahil sa medyo maulap na yun. So ngayon, nandito lang din ako sa mga valley trail tawag. So valley trail is like a trail na wala sa road, pero sa Caltabis na. Right now, it's all snow. And napakadulas. Pero okay lang. At least nakapag-exercise pa rin kahit na winter. So yes, I said in Easter they have lots of valley trail and like this, and pwede ka makarating kahit saan using this system, so you don't need to go or ride in the highway, which is great. I just hope that sa Pilipinas meron tayong ganito rin na mga trail system na hindi delikado para sa mga nagbabike. Kung makikin niyo guys yung bundok na nasa harap na yun, dun nag-downhill ng bike. Pero sa ngayon, syempre, iski ngayon lang dyan, nag-iski sila. So, punta tayo sa may paanan para ipakita ko sa inyo kung saan nagsimula yung gondola papunta sa taas ng bundok na yun, which na sila magpababa pa downhill. Ako, hindi ko ginagawa yun. Medyo delikado yun. Marami namang trail dito sa baba lang. Akit ka nga lang. Pero maganda na rin yung mga trail. Kasi yung tumataas na yan, una, mahal yan. Pangalawa, hindi mo ganun mag-bike. Hindi ako marunong mag-bike masyado. So usually green at blue trails lang ako. Hindi ba black trails. And it's not worth it. Kung papalik ka doon, and then hindi ka lang magagamit ng black trails din. So guys, dito yung sakay ng gondola, and then dyan ang bumaba pagka nagbabike na summertime. Pero sa ngayon, puro ski pa lang, siyempre. Sige, ito, museum yan. Nasa kaliwa. Grabe ang architecture niya. Manong matura. Nice.
salsa niya, salsa nito, halos merong valley trail or side trail. Side siya ng highway. Para hindi delikado sa mga nagbabike. Tayo sa bungad ng natag natin namin Lost Lake Trail here. Loob yun ang mountain, loob yun ang bundok. Maganda ang trail, may green, may blue, tsaka may black. Hindi kayang umahon dito. Yung bungad ng trail. Kaya lang, nakakalamang sa hindi, sarado pa rin ito. Silipin lang natin. So, naubusan ako ng baterya. Next time na lang ulit tayo magkita kita, guys. Salamat.